So meron tayong pasyente rito mga kaibigan. Kakadala lang, skeleton na rin, no? Kasi hindi na daw naibalik ng dating technician na nag-check. So no print out daw mga kaibigan. Ang sabi ng technician is print head problem. Eh pwede nga rin, pwede natin consider 'yan. And si client kasi parang duda sila, kaya gusto nilang ipa-recheck ulit dito. Tinabi ko naman kay client mga kaibigan, yes po, kailangan natin i-consider na printed problem kapag ka no print out din, no? At pinapa-check lang sa atin, pinapa-verify lang kung totoo ba yung checkings ng technician. Sinabi ko, mga kaibigan, ma'am, hindi maaayos yan kung pagdududahan nyo yung technician. Yun ang sabi ko. Hindi ko rin sana gagalawin to kasi nakakainis yung mga ganong client eh. Pero wala tayong magagawa doon mga kaibigan. Minsan kasi meron din mga technician na kung ano-anong mga pinagagawang magic sa mga printers natin. So hindi na rin clean house out ni technician to, previous. Dinala na agad dito ni client na ganito. So check natin kung printhead problem nga ba talaga siya. Ayan. So okay naman, punong-puno naman dito. Ito na kasi yung basic step niya kapag ka no print out. Unang check natin kung na-empty ba yung internal storage. Ngayon, mag-proceed tayo sa may printhead. Okay. Okay. So, kumuha kayo ng dalawang maliliit na drivers. Dikwati lang natin dito sa magkabilaan. Ayan, meron yung white dyan. Dito at dito. Push lang natin, then paangat. Ayan, inangat na natin. Tanggalin natin yung kanyang print head. Dinala na skeleton dito mga kaibigan. Ito. Parang nagdududa kasi si client. Naku, sa mga client dyan, huwag nyong pagdudaan yung mga technician ninyo. Okay? Tanggalin natin. Careful sa flex cable ah. So linisan natin to. Tara natin i-declog. Siyempre tinanong din natin sa client kung nakita bang binuksan to. Sinabi ba pinakita ba itong mismong head ng kanyang printer? Sabi naman ni client hindi daw. And basta sinabi niyang sira to, defective. So tara natin i-declog. Siyempre ang gamit natin syringe, tapos kuyi cleaning solution. Kuha lang tayo ng konting-konti. Kahit isang punuan lang. So tara natin i-declog. So unahin natin sa block. Careful lang, huwag niyong babasain dito sa part na ito mga kaibigan ha. Okay, are you okay? Okay, okay. Sa block tayo. Push. Okay naman, yan, yan. So meron lang konting bara. Yan. Yan. Ganun lang yung pag-push natin. Konting-konti lang mga kaibigan. Huwag masyado. Next tayo sa yellow. Yon. Magenta. Magenta, tumatigas. Yon, labas. Yon. Pero ito mga kaibigan, kahit na merong case na magfo-flow to, itong printhead natin, kapag nagde-declog tayo, no? But still din, kung wala pa rin lumalabas na print, pwedeng sira na mismo itong print head natin. Parang hindi na siya makakargahan ng ink. Yan. So kahit hindi porket nag-declog tayo, pwede na itong print head. Hindi porket maganda naman yung daloy, natanggal naman natin yung bara, kapag nagde-declog tayo ng ganito, kapag wala pa rin print out talaga, that means baka dito na sa print head mismo ang problema. Kasi na-encounter ko na rin yan mga kaibigan, no? Okay naman na nalilinisan. But still there, after malinisan, wala pa rin. Napapag-alaman ko na hindi na nakakargahan itong kanyang printhead. Sa moment na yun, wala na tayong magagawa talaga. So, replacement ang kailangan sa part na yun.
kahit na nagfo-flow na ganito, minsan meron kasing cases na wala pa rin, hindi nakakargahan. That means patay yung printhead. And replacement lang ang tanging magagawa natin doon para isalba to. This time, kung meron kayong cotton, pwede kayong gumamit ng cotton, mga kaibigan. So now, ibalik natin to sa mismong printer. So pagkatapos natin magdeklag ng printhead, it is recommended na mag-cleaning tayo. Yan, mag-printhead cleaning tayo via dito sa reset button or sa inyong computer. Okay, kahit dalawang beses, mga kaibigan. So, meron na tayong initial output. Xerox tayo still. Wala pa rin siyang output. Meron lang konti. Pero hindi rin siya clear. And isa pa, hindi sapat yung pag-clean natin kanina kaya nag-power cleaning pa tayo. And napansin ko, walang nababawas dito, mga kaibigan, sa ink tank. That means hindi nakakargahan yung printhead. And to fully test this one, no, magagamit tayo ng panibagong printhead para kung merong printout doon tayo mag-conclude na sira na nga talaga itong printhead ng printer na ito. Kasi okay naman kanina nag-declog tayo, but still din nag-power cleaning din, wala pa rin, walang nabawas dito. Ibig sabihin lang noon, hindi nakakargahan yung kanyang printhead. And output, close to blank output din. Close to no printout din, mga kaibigan. So dito, bago natin tuluyang sintensyahan at i-confirm na printhead ang issue, try muna natin gamitan ng panibagong printhead. Testingin natin mag-photocopy ng black with the new printhead. Isesend din naman natin tong video na to para kay client para makita niya rin, no? Nakita naman niya kanina na talagang defective yung kanyang printhead. Black and white. Replacement na talaga ang kailangan dito, mga kaibigan. Okay. So meron na siyang printout, no? Para sa printer na ito. And that is through printhead replacement. Yung ginamit kong printhead dito is yung tester lang natin. No, kung gusto ni client bumili ng brand new or either second hand. At syempre, pinakamahalaga sa lahat, kung gusto pa niyang buhayin, yun ang tanong ngayon. Since L3110 lang itong printer niya. Pero depende na sa budget ng client yan, mga kaibigan. Di naman natin pwede ipilit. Okay, so hanggang dito lang muna. Epson L3110, printhead replacement lang yung remedyo natin kasi no print out siya. Hanggang dito lang, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.